Kalawang araw ng pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus na may temang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Huwaran ng Katatagan. Sa ating pagpintuho sa mahal na ina, maging matatag nawa tayo sa pagharap sa mga hamon sa buhay, lalo't higit ngayon tayo ay humaharap sa pandemya ng COVID-19. Ang namumuno ng banal na pagdiriwang ay sila Reverend Father Gabby Galido, MSC, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSC. Magsitayo po tayong lahat. At ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, welcome po sa ating Misa Novena bilang paghahanda ng ating mga sarili para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang nito, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dalangin din natin sa may kapalang dagli ang pagaling ni Ginang Arlinda, Posesano Alaan, Frank Sawit, Padre Charles Patricio, Ari at Paul Arsenas at ang kanilang pamilya, pati na ang kanilang mga anak at ang yaya ng kanilang mga anak, si John at Abby Alejandrino at ang lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na ang mga nagpadasal sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ay tuwangan ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na itinago sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagtotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Panginoong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Di ko gustong matutunan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Tugon. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo. Hindi ako nagpabaya sa utos mo tungkulin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturong sa aral. Tugon. Iniibig ko ng lubos na utos mo ko ang guro. Pagsitayin po tayo. Tugon sa mabuting pagkakas. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakman. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga lukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahagi nito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias
nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinabi namin ang mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isaman sa kanila. Si Naaman, pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. Sa taloktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. At sa ating mga kapatid na sumubaybay sa ating misa ngayon sa internet, ako ay bumabati din sa inyo. Magandang gabi din po. Una, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon at kay Father Richie at Reverend Mike sa pagkakataong ito na makapag-misa sa inyo. Actually, ito po ang unang beses na ako ay nakapunta dito sa inyong lugar. Narinig ko na itong mission station, pero first time ko pa na nakapunta rito. Kasama ko po ang aking mga kasamahan sa bahay na dito po sa tatlo. Habang binabasa ko po ang Ebanghelyo sa araw ito, ay may sinabi si Jesus dito na nakakuha ng aking atensyon. Ito po ang kanyang sinabi, walang propeta na kinikilala sa kanyang sariling bayan. Walang propeta na kinikilala sa kanyang sariling bayan. At nang nabasa ko ito, ay sumagi sa aking isipan ang isang linya sa Book of Proverbs ng Biblia na kung saan ay nakasulat doon, familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Ibig sabihin, yung labis na pagkamalapit natin sa isang tao o yung pagiging matalik natin sa isang tao o yung lubos na pagkakilala natin sa isang tao ay posibleng magbunga o ito ang maging dahilan ng ating paghamak, paglait o pag-alipusta sa kanya. Dahil malapit masyado tayo sa kanya, matalik natin siyang kaibigan, parang wala ng hadlang, wala ng boundary, parang wala ng respeto, wala ng paggalang. Yon, dahil sobrang malapit sa isa't isa. At naalala ko rin ang kasabihan ninyo mga Tagalog. Kasabihin ninyo, ang pinakamatalik mong kaibigan ang siyang pinakamasama mong kaaway. At oo, posible mangyari yan dahil usually, ang taong mas nakakaalam sa iyong mga depekto, ang taong mas nakakaalam sa iyong mga kahinaan at pagkakamali ay yung taong siyang pinakamatalik o pinakamalapit sa iyo. Kaya alam niya ang tungkol sa iyo. Subalit para sa akin ay may malaking kaibahan yung matalik na kaibigan at yung totoong kaibigan. Hindi natin masabi na dahil siya ay matalik ng kaibigan, siya ay totoo mong kaibigan. Hindi. Ang totoong kaibigan ay hindi kanya iiwanan. Handa kanyang ipagtatanggol at tutulungan. Alam po natin na si Jesus sa loob ng 30 taon ay namumuhay at naninirahan sa kanyang sariling bayan, ang Nazaret. At doon ay nakilala siya ng gusto ng mga tao, lalong-lalo na sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Alam nila na si Jesus ay galing sa isang simple na pamilya, isang mahirap na pamilya.
At alam din nila na si Jesus ay hindi nag-aral sa isang mataas na paaralan. Hindi siya katulad ni San Pablo na talagang scholar, na nag-aral ng banal na kasulatan. Kaya nga, nung narinig nila na si Jesus ay nagtuturo na sa mga sinagoga na may authority at gumagawa ng maraming mga milagro o kababalaghan, ay hindi sila makapaniwala. Hindi nila matanggap na itong si Jesus na kasakasama nila noon ay makakagawa na ng mga bagay na yon. Para sa kanila, si Jesus ay isang simpleng tao lamang. Ang pagkakaalam nila, si Jesus ay isang karpintero lamang at wala na. Yun lang ang pagkakilala nila kay Jesus. Kaya nga, dahil dito ay masasabi ko rin na kapag ikaw ay napakalapit masyado sa isang malaking bagay, hindi mo ito makikita ng gusto. Katulad na lamang ng isang bundok. Kapag ikaw ay nasa paanan ng bundok, hindi mo ito makikita ng lubusan. Subalit kapag ikaw ay dumistansya, ay makikita mo ang kabuuan nito. Kaya nga ito rin ang rason kung bakit kailangan natin magkaroon ng recollection o retreat. Upang makapagnilay-nilay tayo sa ating mga sarili at sa pang-araw-araw na takbo ng ating buhay. Kaya kapag nasa loob ka sa iyong mga ginagawa araw-araw, hindi mo makikita ang lahat. Ganon din yung mga sundalo. Nasa bakbakan sila, ay parang hindi sila makapagplano ng gusto. Kailangan nilang umurong, kailangan nilang mag-retreat para makita nila ang kabuuan. So yan po, na kapag tayo malapit masyado sa isang malaking bagay, hindi natin makikita ang kabuuan nito. Yan din ang nangyari kay Jesus. Napakalapit siya masyado sa kanyang mga kababayan, kaya hindi nila nakita ang kabuuan tungkol sa kanya. Subalit nung siya ay napunta sa ibang mga lugar, doon nalaman ng kanyang mga kababayan na si Jesus pala ay may kapangyarihan, na si Jesus pala ay may maraming nakatago ng mga kakayahan. Kaya mga kapatid, ito rin ay isang malaking hamon para sa atin. Tayo ay mga alagad ni Kristo. Tayo ay naninilbihan sa ating simbahan, naninilbihan sa Diyos. Pero huwag nating sabihin na kilala na natin siya ng gusto. Sa totoo po, kahit na umabot na tayo sa puntong ito ng ating pananampalataya, si Jesus ay nananatili pa rin na isang misteryo para sa atin. Ibig sabihin, may marami pa tayong dapat malaman sa Kanya. May marami pa tayong dapat tuklasin tungkol sa Kanya. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Magsitayo ang lahat. Ang ating Ama ay pinanatili kang tapat na lingkod ng Panginoon hanggang sa daan ng krus. O Diyos, sa iyong kalooban, ipinasya mo ang lahat ng tao ay sumunod sa iyo at sa lahat ng bagay ay tanging kalooban mo lamang ang susunod. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus hanggang sa pagkamatay niya sa krus ay ipinakita niya sa amin ang kahulugan ng pagsunod sa iyo at ang maglingkod ng buong puso. Ipinakita niya sa amin na ang pagkakamit ng tunay na kalayaan at pagiging ganap ay matatagpuan lamang sa pagiging tapat sa iyo. Sa lahat ng oras sa buhay ni Maria, lalong higit sa oras na siya ay nasa paanan ng krus ni Jesus, ay pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa iyo at sa kanyang anak na si Jesus.
kahit na ang pagiging likod niya ay nakaranas ng hapis sa tuwa, hindi siya nagkulang na maging isang lingkod ng iyong inaasahan. Para sa kanya, sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa hapis na nadarama, nakikiisa siya kay Jesus bilang isang ganap na halimbawa ng pagsunod sa iyo. Hinihiling namin na pagkamitan mo kami ng pagtsatsaga tulad ng pagtsatsaga ni Maria bilang isang lingkod mo. Tulungan mo kaming matanggap ang hapis at galak, ang kalusugan at karamdan, ang lungkot at ligaya sa aming buhay ay pagpapahayat ng kalooban mo para sa amin. Sa lahat ng ito, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa kabilang ng oras na hindi namin maunawaan ang iyong kalooban. Mula sa krus, dalhin mo kami kasama si Maria sa kagalakan na muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, tulungan mo po kami maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kami na makatugon sa Kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa Kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo po para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa Kanyang tagiliran ang biyayang aming kailangan at ang mga ibinibigay ng Banal na Espiritu. Tulungan mo kami may sa katuparan ng aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng Kanyang puso at ang Kanyang misyon ay maging misyon din namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Ama sa langit upang katulad ni Maria, tayo ay maging matatag sa pagtupad sa tawag ng Panginoon na magpahayag ng mabuting balita. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, patatagin mo kami, Panginoon. Patatagin mo kami, Panginoon. Ang simbahan at ang katawan ni Kristo naway maging isang tinig na pagpapahayag ng pagliligtas ng Panginoon, manalangin tayo. Patatagin mo kami, Panginoon. Silang mga namumuno sa pamahalaan ay maging mga pinunong handang tumugon sa mga panagoy ng mga inaapi at sinisigil, manalangin tayo. Gawaran nawa ng Panginoon ng katatagan ang mga frontliners na ibinabahagi ang kanilang sarili para sa kapakanan ng nakaharani. Manalangin tayo. Ang mga may sakit, naway manumbalik ang lakas sa tulong ng mga kanilang nag-aalaga. Manalangin tayo. Ang mga yumao, naway masilayan ang liwanag na walang hanggan sa kalangitan, manalangin tayo. Ama naming banal, iyo nawang dinggin ang pagsamo ng sambayanang tumatawag sa iyo. Gawaran mo kami ng katatagan upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Magsiupo po tayong lahat. Oh,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin na ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa iyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesus Kristo ang mahal na Birhen na nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw na gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw na lumilingap sa lahat kailanman. Nilingat mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nung walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puro ang langit at lupa, na kalangitan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan, pinapala ang naparirito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumuhay, sarili niya ay hinihay, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Vergilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlayin nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalong-lalo na ang mga kaluluwa ng mga kapatid namin na aming ipinagdarasal sa misang ito. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw ang mga kaluluwa sa purgatorio. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay sabay-sabay nating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
Mga kapatid, narito sa Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na inanyayahan na makisalo sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako rapat dapat at magsasuri sa iyo. Muling sa isang santa ko lamang ay gagaling na ako. After nito. After nitong basahin ni Father, dito ka na. Ha? Tapos itong pasasalamat. Ha? Huwag ang kabante. Ha? Dire-diretso lang naman yan eh. After nung prayer ni... Ito. Ito na sunod mo. Mag-sit po muna po sandali. Manalangin tayo. Ang naming mapagmahal, ang aming pagkasalo sa hatag na nagbibigay buhay sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imparata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang aming mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kaparapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat.
pupukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong, na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at ipinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, panalangin para sa pagiging banal ni Padre Jules Chevalier. Diyos naming Ama, minahal mo kami ng lubusan na ibinigay mo sa amin ni Jesus, ang iyong anak, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Nagpapasalamat kami na ibinigay sa inyong simbahan si Padre Jules Chevalier upang siya'y maging daan ng paghilom sa mga sitwasyon ng kanyang panahon. Pinagnilayan niya siya na sinipat sa tagiliran kasama ni Maria sa paanan ng krus. Naging masigasig siyang apostol ng kabanal-banalang puso ng mahabaging pagmamahal ni Jesus. Naging nangadyang ipakilala at mahalin na ng mga dako upang magkaroon ng paghilom sa mga kasamaan ng aming panahon, ng aming mga gawang malulupit, ng aming di pagkakamatarungan, ng aming di pagtanggap sa kapwa. Nawa, Panginoon, si Padre Jules Chevalier ay ibigkahi sa kasalukuyang simbahan bilang halimbawa ng pagmamahal para kay Kristo at isang maalab na pagmamalasakit para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Naway maging tagapamagitan si Jules Chevalier sa iyo, alang-alang sa kapakanan namin at kaagapay sa aming daan, nang sa gayon ang iyong paghahari ay manatili sa anumang dako ng daigdig, ang iyong katarungan, ang iyong pag-ibig at ang iyong kapayapaan, at nawa ang puso ng iyong anak ay maging puso ng bagong mundo. Amen. Panalangin sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Alahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Dinais niya malapit ka sa kanyang krus. Dinahagian ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Hinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming pagpuri at pasasalamat. Sa kanya isampuni ang aming kahilingan. Katulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmumula sa kanyang puso na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo ay nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo ay nagsusumamo para nasa nawa namin lagi ang makahinang pagkalinga mo sa nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Mapagkang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan, ngayon at kumaming mamatay. Amen. Magsiupo po tayong lahat para sa ilang paalala. Pasalamatan natin ang sponsor sa gabing ito, ang St. Louis Chapel headed by Brother Eddie Mascardo. Pasalamatan rin po natin ang mga panauhin ngayon, ang MSC Postulants kasama ang kanilang formator. Salamat po sa mga nagdaos ng ating banal na misa sa ikalawang araw ng ating nobena, Reverend Father Gabby Galido, MSC, kasama si Reverend Michael Angelo Dacalos, MSC. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, nilingap mo at pinadalisay ang iyong mga anak. Itaguyod mo ang iyong kanang kamay. Itaguyod mo ng iyong kanang kamay ang iyong sambayanan upang makasapit sa iyong inilaang buhay.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain mo kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Paglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Andyan pa kayo? Alam ko andyan pa kayo eh. Sige po. So yung nagmisa po kanina, kilala niya kung sino yun? Ha? Siya po si Father Gabby Galido MEC. Siya po yung aming postulant director doon sa postulancy program namin. Postulancy house. So meron po siya mga kasamahan, tatlong mga 4 months, tatlo po sila. Andyan pa sila? Yes, may 76. Mas dumami na. Wow, mas, bakit mas dumami ngayon? Dapat kayo na marami sa misa. Hindi sa ano, anong meron. So ngayon, wala pong games. Kukumustahin ko lang kayo. Okay na sa inyo.